Sobra, grabe. Ito na yung panahon na wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang presyohan ng mga bilihan, tindahan ng mask. Nagtanong ako sa isang Chinese drugstore ay yung isang box ng face mask. Kita nyo naman, ito, pakita ko sa inyo. 250. Tapos, dun sa Filipino drugstore, 200, isang box. Alcohol, nasa 50, 60 yung malaking alcohol. Sa mga ibang drugstore, wala na, ubusan na ng face mask. Talagang kwan na. Pero kung titignan natin, ano, yung situation, okay pa naman, hindi naman end of the world, or hindi naman parang yung sa movie na Contagion. So kung makikita nyo, normal pa rin naman ng mga tao. Although hindi naman karamihan ng tao, kasi yung iba eh mas prefer na nilang nasa loob ng bahay. Pero pag nasa labas ka, makikita mo talaga na lahat naka face mask. And that is one good thing, kasi syempre safety precautionary measure tayo, dapat huwag tayong magpapabaya. Kagaya nito, tama yung sinabi ni Doc Willie Ong na hindi enough yung mask, na hindi porke may mask ka ay safe ka na. Kagaya nito, for example, yung sinabi niya na kung saan tayo humahawak, dapat lagi meron tayong disinfectant, meron tayong tawag nito, yung sanitizer, hand sanitizer. Kaya meron din akong daladalang sanitizer. Wala sa akin, nasa kasama ko. Kasi yung hawak natin, for example, dito, hindi natin alam na nahawakan pala nung taong infected. So mahahawa pa rin tayo, hindi pa rin safe. Anyways, wala na tayong magagawa. Gusto rin man natin magalit dahil nga overpricing yung mga bentahan ng face mask at alcohol, disinfectant. Wala, eh, nagkakaubusan na eh. Nakala ko nga Pilipino lang ang may gumawa ng high price. Pero sinubukan kong pumunta sa Chinese drugstore, ganun din yung presyo nila. In fact, mas mahal pa ng $50. $250 dito sa Chinese, $200 sa Pinoy store. Do you have like this? Mas? Yeah. Tiga, kita. How much? $250. $250? Yeah. Berapa sih ya? Berapa? Nandito tayo sa Philippine store. Pili, ano, mahaba ang pila. Alcohol saka face mask ate. Ano? Alcohol saka face mask. Ayan. Ano bang gawin nila dyan? Ano kinala? Alcohol saka face mask. Sure. Ayan. Ate, magkano yan? 40 yung mas maliit dyan sa worldwide. 45 na ngayon? Grabe. Ate, ito. 80. Sabi mo, iba mo niya ka ba? Sana nagkakaubusan. Tingnan niyo dito, oh. Wala na rin. Wala na. Ewan ko anong pinitilangan nila.
meron. Ano? I said this, this infection mask. Sir, how much is this? $36 each. Yeah. $36? This is N95. N95? Yeah. N95 though? Okay. Do you have alcohol? Alcohol next Monday or Tuesday. Oh, okay. Pero wala na din alcohol. Dito nga sa market normal pa rin naman at hindi po totoo yung nagkakaubusan ng mga stocks ay nagkakaubusan sa bilihan. Kami pa rin naman syempre ngayon magsasarahan na sila yung mga iba, kaya nagsasara yung iba. Hindi naman po yung pinapalabas at pinagpo-post sa social media na nagkakaubusan na daw ng bilihin sa market. Huwag po tayong basta-basta nagpapaniwala. So, wala na talaga tayo magagawa sa presyo nila. Ang magagawa na lang natin ay maging maingat, ano? Although dito rin sa Hong Kong ang mga tao ay karamihan ay nagsi-panic sa sitwasyon nga. Yung ibang taga rito, locals, ay umalis na ng Hong Kong at pumunta ng iba't ibang bansa, Australia, US, Canada, at doon muna lang daw, doon daw muna sila ng mga 2 months, ganun, o kaya hanggang sa maging maayos yung sitwasyon. Hindi mo sila masisisi kasi nga most of them naranasan nila yan noong 2003 noong panahon ng SARS. So makikita mo mga konti na lang ang taong nasa labas. Meron pa rin naman pero hindi yung normally pag ganitong oras ang daming tao dito sa Causeway Bay dito tayo sa Causeway Bay and dito sa tram hindi siya puno. Maging safe lang tayo, no? Maging safe lang. Gawin natin yung precautionary measures like laging mask. Asan yung sanitizer? Sanitizer. Lagi kapag naghawak tayo ng mga doorknobs, elevator buttons, mga ganun, railings. Ayan, kailangan natin ng maglagay agad-agad ng sanitizer. Talagang kailangan natin maging maingat. Yun lang naman. And hugas lagi ng kamay. At yun lang. But when it comes to our daily lives, normal pa rin naman. Normal pa rin. And I think and I believe pati sa Wuhan, alam ko normal pa rin. Hindi naman yung talagang contagion na end of the world na. Yung mga tao lang talagang nasa loob sila ng bahay hanggat maaari. At kung nakita nyo yung mga ibang videos na na-release na mga Pinoy sa Wuhan na nagsasabi na safe pa rin naman sila doon. Basta ginagawa lang nila yung precautionary measures. Nandun pa rin sila, bumibili pa rin sila ng mga pagkain nila sa supermarket, ganun. And as much as possible, sa bahay lang sila. Yung mga kumakalat na videos na kung saan may mga basta-basta na lang natutumba, lagi nilang kinakabit yun sa coronavirus. Pero hindi po yun totoo. Totoong video yun, pero hindi po yun coronavirus connection or connected. Yun po ay video nung panahon nung MERS at saka yung SARS.
Kaya wag nilang laging kinokonek. At kayo naman, tayo naman po, wag tayong basta-basta nagpapaniwala na ito na yon, ito na yon. Okay, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo. Bye-bye!